Tinalakay ng ilang presidential aspirant ang mga issue sa agrikultura, politika, teritoryo at pagnenegosyo sa kanilang mga aktibidad. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Dumalo sa flag raising ceremony sa Baguio City Hall si Vice President Lenny Robredo. Pinuntahan din niya ang 24/7 Integrated Command Center ng Baguio at ang University of Cordilleras at University of Baguio. Tinanong si Robredo kung ano ang magiging patakaran niya pagdating sa mga magsasaka ng bingget na apektado ng import liberalization. Dapat yung importation is just to ensure food security, pero hindi to compete with the local production. Pwede lang natin ganap na gagawin yun pag handa na yung mga magsasaka natin at natulungan na natin sila na maibaba yung cost of production. Paano sila matutulungan? Modernization. Yung giving them subsidies. Pag-construct ng mga infrastructure that will lower their production costs. Nanawagan naman para sa tamang paggamit ng pondo ng bayan sa kabila ng lumulobong utang ng bansa si senatorial aspirant at human rights lawyer Chel Diokno. Nauunawaan naman daw ni Diokno na kailangan umutang para matugunan ang pangangailangan ng bansa ngayong may pandemya. Pero dapat daw naunahin ang mga nawalan ng trabaho at mga nagugutom. Plano ni dating Senator Bongbong Marcos na magsulong ng komprehensibong programa para sa agrikultura. Sinabi niya yan sa Agri 2022, isang serye ng online forum para sa mga presidential aspirants. Kasama sa plano ang pagbibigay ng libreng patubig sa mga sakahan at pagpapalakas ng mga kooperatiba. Hindi rin daw siya pabor na gawing prioridad ang importasyon para mapababa ang presyo ng bilihin. Mas madaling commit sa importation kaysa sa yung tama nilang trabaho. So that's why it's the easy way for people to have the supply, keep the prices down, at the same time they're making money. But again, to go back, nasisira talaga yung local kasi walang they have no protections whatsoever. Sa pangalawang araw ni Manila Mayor Isko Moreno sa Cebu, binisita niya ang Lapu-Lapu City kung saan sinabi niyang bukas siyang i-adopt si Pangulong Duterte bilang ika-apat na senatoriable ng kanilang Partidong Aksyon Demokratiko. Dahil umatras na si Senador Bongo sa presidential race, wala na raw kandidatong presidente ang partidong tatakbuhan ni Pangulong Duterte. I'm going to vote for him personally and I'm going to endorse him hopefully kung papayag siya. Nakuha ko nga siyang iboto, hindi ko pa ba siya makuwang i-adapt. Ayoko naman pangunahan si Pangulo, malaya naman siyang makakapamili kung saan niya gustong sumama. Nang tanungin kaugnay sa mga nakaraang pahayag ng Pangulo laban sa kanya, sagot ni Moreno, mas inaalala raw niya ang mga magagandang nagawa ng administrasyon. Dumalo rin si Moreno sa flag raising ceremony ng mga kawani at opisyal na syudad. Pinuntahan din niya ang meeting ng mga leader ng Cebu Province Isko Volunteers na nakipagpulong sa Cebu Citywide Volunteer Groups ng kanilang partido. Nag-abot naman sina Moreno at senatorial aspirant Harry Roqueng sa pagbisita sa tanggapan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Dumulo sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations ang running mates na sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto kabilang sa mga pinag-usapan ng resolusyon ni Lacson na nagkukondena sa panghihimasok ng China sa ating teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea at agarang pagpasa ng Maritime Zones Act kung saan co-author siya ni Soto. More often than not, when we only think of national security, when we hear of China's encroachment into our territorial waters, it's actually much more than that. A malaking effect not only on our national security, because obvious naman yun, but yung sa food security natin and our economic security greatly affected. Nag-courtesy call kay Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Hall ang magka-tandem na sina Senador Manny Pacquiao at Buhay Party List Representative Lito Atienza. Nakasalang din si Pacquiao sa kandidato talks ng Go Negosyo. Pagdating po ng panahon, sigurado kayong lahat ang gustong mag-ninegosyo, pauutangin po ng ating gobyerno na wala pong interest para po makapagsimula kayo ng kanyong mga hanap buhay at makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Virtual namang dumalo si Senador Bongo sa bicameral meeting ng Senado at Kamara para sa proposed 5 trillion pesos 2022 national budget.
Closed door ang pagdinig at hindi pwedeng kunan ng media. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.